Bayo na po tayo. Salamat po ng maraming sa iyo. Niloob mong masapit namin ang dakilang sandaling ito para ikaw aming sambahin, purihin namin ang napakabanal mo pong pangalan. Totoong napakabuti mo sa amin, O Ama. Itinawid mo po kaming mapayapa sa gitna ng napakahirap magulong sanglibutan. Pinanatili mo ang hiram namin buhay at lakas. At higit sa lahat, O Ama, nananatili kaming nakakapanindigan sa panig po ng napakabanal mo pong katwira. Lahat ng ito ay kinikilala naming awa mo po sa amin. Kaya naman ngayon, pinupuri ka namin, O Ama, sinasamba namin ang napakabanal mo pong pangalan. Paging dapatin mo po kami sa banal mo pong harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Alam namin gaano man ang aming pagsusumikap. Hindi namin maabot ang pamantayan mo. Pero huwag mo kaming itatakwil, O Ama, sapagkat ang pinakahangad namin, makarating kami sa piling mo. Matamo namin ang pangako mong kaligtasan. Minsan pang patawarin kami sa aming mga kasalanan. Buong kababahang loob kaming nagmamakaawa sa iyo, linisin mo kami, O Ama. At basbasan mo pa po kami para lalo kaming maging matapat. Ang nalalabing buhay namin, gugulin po namin sa aming pagsunod sa napakabanal mo pong kalooban. Alam mo ang layunin ng ganito naming mga pagtitipon. Alam namin nagbubukas ka ng mga biyay at pagpapala sa mga lingkod mo. Kaya kami narito, Ama. Minsan panibasbas sa amin ang kailangan namin para matawid namin ang nagbabadyang mahirap, matitinding mga pagsubok. Matapos namin ang aming takbuhin, nakarapat dapat kami sa pangako mong kaligtasan. Narito, linisin mo ang aming puso't kaisipan para minsan pang sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, maitimo ito sa aming puso. Makita mong nilalakaran namin tungo sa iba yung kasiglahan ng mga paglilingkod sa iyo. Idinadalangin namin, Ama, ang lingkod mong kakasangkapanin mo. Ama namin, Diyos, paspasan mo sila ng kaalaman at kapangyarihan para maliwanag na isa-isay sa amin ang iyong mga salita. Makita mong itong tinutupod namin para malugod ka po sa amin. Mulalhati namin ang iyong pangalan. Alawin mo po kami minsan pa pagalang aming mga kaluluwa. Dito kami tumatanggap ng kalakasan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Makita mo, Ama, ang bahayong kasiglahan sa amin. Magkaroon kami ng ibahayong pananampalataya at katatagan sa aming mga pagtitiwala sa iyo. Ano man ang dumating sa amin, matatag kaming naninindigan sa panig mo. Salamat po, muling natupad sa amin ang iyong pangako. Kapiling ka po namin sa aming pagsamba.
Kapiling ka po namin sa bawat yugto ng aming mga pamumuhay. Ang lahat ay buong galang naming hinihiling sa iyo, Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, minsan pa po ay pakinggan natin ang leksyon, yung mahalagang leksyon na inihanay pa ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay. Tinuro ito sa pagsamba matagal na panahon na. Pebrero 24, 1994. Pag-aaralan natin ang leksyon ito. Batay po sa sitwasyon natin ngayon, angkop para sa atin, para lalo tayong magabayan sa ating paninindigan sa paglilingkod sa Diyos. Kung tayo po ay magmamasid sa buhay ng tao sa mundo, sa panahong ito, makikita natin na ang malaking panahon ay nagugugol sa paghahanap buhay. May mga taong ang halos buong panahon ng buhay nila at lakas ay ibinigay nila sa pagsisikap para sa buhay na ito. Sa paniniwalang sa pamamagitan nito ay matutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan at matatamo ang lahat ng mga hangarin nila sa buhay. Lalong nahayag sa maraming mga tao ang ganitong pananaw sa mga panahong ito na dumagsa at lumubha ang mga kalamidad at mga kaluluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Idagdag pa ang iba't iba pang mga pangyayari na nagsama-sama na naging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansa. Patuloy na pagtaas ng halaga ng tinatawag na prime commodities o mga pangunahing pangangailangan ng tao. Kaya lalo namang naging abala ang mga tao sa paghahanap ng ikabubuhay. Ang iba'y doble o triple kayod ang ginagawa para lang maitawid ang kanilang sambahayan, lalo sa panig ng mga padre di pamilya. Masama ba ito, mga kapatid? Mahalagang pag-aralan natin, linawin muli sa atin at sariwain ang mga katotohanan ito para patuloy tayong gabayan kapag lalakbay sa mundong ito habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasimula tayo sa tanong, kalooban ba ng Diyos na ang tao ay magpagal para sa kanyang ikabubuhay? Pakinggan ninyo ang sagot sa 1 Tesalonica 4:11. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pagukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Mga kapatid, bago natin ulitin yung tanong, no? Meron lamang po kaming nais ipapansin yung unahan ng pahayag ni Apostol Pablo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Sana ganito tayo, mga kapatid, namumuhay tayo ng tahimik saan man tayo naroroon. No po, kahit na ganito ang ating kalagayan, kahit na maraming pag-uusi, panggigipit, pang-aapi sa panig ng mga kasama natin sa paninindigan na hindi naman tuwirang nakararanas ng talagang mga pang-aapi at panggigipit, pero nasasaktan sila, kanilang damdamin,
sa ganitong kalagayan natin ngayon, apektado rin sila. Kapagkat hindi nga rin nila ay naasahan ng ganitong mga pangyayari, anuman ang sitwasyon natin mga kapatid, saan man tayo naroroon, nagtatago man ang iba, na sa ibang bayan man, ang sabi, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Paano mangyayari ito? Pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Kaya lang naman makikialam ka sa iba kung wala kang ginagawa para sa iyong sarili. No? Di ba ganun yun mga kapatid mo? Pagka wala kang ginagawa, karaniwan, yung mga tao, walang trabaho, nandun lang sa bahay, nakatambay sa mga kalsada, sila yung gumagawa ng mga pakikialam sa bagay ng iba, mga panghihimasok sa mga sa buhay ng iba. Kaya sa tunay na iglesia, bawal ang chismis. Bawal ang chismoso at chismosa. Yung pag-iintrigahan. Pagkawala yan, tiyak tahimik tayo. Ngayon, para matupad ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ano ang ipinagagawa sa atin, lalo sa mga padre di pamilya? Ang sabi, maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Balik tayo sa paksa. Doon sa unang tanong, kalooban ba ng Diyos na ang tao ay magpagal para sa kanyang ikabubuhay? Kalooban po ng Diyos. Maliwanag na aral ng Diyos na ang tao ay dapat magtrabaho. Ang totoo, isa sa mga doktrina ng Iglesia, huwag maging tamad. Bawal sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo ang tamad. Kasi nga, sabi nga kanina, yung mga tamad, yan ang mga walang ginagawa, yan ang mga tiyak na nakikialam sa iba. Kaya, magiging magulo ang buhay. Hindi magiging tahimik. Kaya, sabi ng Biblia, maghanap buhay kayo. Subalit, ano ang utos ng Diyos? Kapag maghahanap buhay, at bakit pananagutan ng tao, lalo ng ama ng tahanan, ang magtrabaho? Ganito po naman ang sagot. Sa 4:28 ng Efeso, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Anong utos ng Diyos kapag magtatrabaho? Sabi ng Biblia, magtrabaho siya ng marangal. Kapag marangal ang hanap buhay, mga kapatid, wala itong halong pandaraya o panluloko. Walang illegal na gawain. Ang sabi nga sa mga nakaraang pagtitipo natin, tapat ang paghahanap buhay. Bakit pananagutan lalo ng mga ama ng tahanan ng magtrabaho? Sabi po ng Biblia, para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Paano tayo mabubuhay kung hindi tayo magtatrabaho, di ba? Paano tayo bibili ng pagkain para mabuhay? Sa panig po naman ng mga padre di pamilya, hindi lamang ang ating sarili ang iintindihin natin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, at makatulong sa mga nangangailangan. E sino ba ang binabanggit ni Apostol Pablo na nangangailangan? Sa unang Timoteo 5:8, ganito po ang sagot, datapwat kung sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama ay sa hindi sumasampalataya. Sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo na nangangailangan na dapat tulungan lalo ng mga ama ng tahanan ang kanilang sariling sambayan o pamilya? Ano ba ang isang mahalagang pananagutan ng mga padre di pamilya? Ayon sa Biblia, kandilihin ang sariling sambayan. Sa New International Version, nasali ng Biblia, provide for their own household. Ano kahulugan niya? Pagkaloob. Ang pangangailangan ng pamilya. Lalo na ang maayos na tahanan
pagkain, pananamit, at iba pa. Kailangan ipagmaipagkaloob yan ng isang ama, ng isang bayan, sa kanyang pamilya, ang mga pangunahing pangangailangan na yan at makapamuhay ng maayos at marangal. Ngayon, mga kapatid, baka may nag-iisip ng ganito. Kasi iba yung sitwasyon natin ngayon, di po ba? Paano ang mga kapatid na naging biktima ng pag-aapi at pangingipit ng mga taong masama? Ang iba'y napinsala, ang hanap buhay o negosyo, di ba? Ang iba naman, hindi makapagtrabaho ng maayos dahil sa laging may banta ang buhay. May mga hinahanap para patayin, para ipakulong. Kaya nga may mga nangibang bayan, kahit walang katiyakan ang magiging kalagayan. At doon sa kanilang pinuntahang bayan o bansa ay hindi naman talaga sila makapagtrabaho ng legal sapagkat para ikaw ay makapagtrabaho sa ibang bansa, kailangan meron kang mga papeles o dokumento, yung tinatawag na mga working permit. Ang Diyos pong nakababatid ng ating kalagayan. Hindi naman ito ginusto ng mga katulad ng mga kapatid nating talagang pag naranasan mo nga naman yung pag-aapit, panggigipit, o yung hindi ka tatantanan, kaya nga nagpasya ang iba na mga ibang bansa, walang may gusto noon. Di natin ginusto ang ating kinasakitan. Naging biktima lamang ng pag-aapit at panggigipit ng malulupit na ministro sa iglesia. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maagap ang maraming mga kapatid na kasama natin sa paninindigan. Bilang pagsunod sa mahalagang aral ng Diyos, sila ang tumutulong sa mga kasama natin ngayon na mapagkailangan. Pero sa panig ng mga kapatid na tinutulungan, ano ang hindi dapat makita sa atin, wala sanang sinumang mahulog sa pagsasamantala o pang-aabuso, o yung wala naman sana ganito, pero sana wala yung gumagamit ng panlilinlang sa mga kapatid para sabihin ng ganitong situation, pero hindi naman totoo, para makakuha ng tulong. Wala naman sana ganyan. O, hindi lang pwedeng hindi natin sabihin para maging agap, yayamang itong ganitong mga pagtuturo ng mga salita ng Diyos, mga pagpapayo sa atin, mga pagpapayo para tayo ay mapaayos, mapaluto. Na kung bilang mga tao, kung minsan ay nakagagawa ng mga pagkakamali, kaya nga may ganitong mga pagpapayo, kailangang makabig para patuloy na matupad natin sama-sama kung ano ang aral. Tularan natin ang ibang biktima ng pag-uusig, ng tiwaling pamamahala, na kahit mahirap ang kalagayan, nagsisikap pa rin maghanap ng ikabubuhay. Gumagawa ng paraan para kahit paano ay kumita. Ngayon, kapag gawa, paano tayo dapat gumawa? Paano dapat harapin ang anumang trabaho? Ecclesiastes 9:10. Ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sapagkat sa inaigdig ng mga patay na kasasadlakan mo, ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan ma, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Paano dapat harapin ang anumang trabaho? Sabi ng Biblia, ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sa dating sali ng Biblia, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sa makatwid, mga kapatid, hindi pwede ang trabaho ano pa baga. Hindi rin pwede yung ugali ng iba. Di ba? Pwede na ito. Di ba? Ibang trabaho, pwede na yan. Hindi basta gumawa lang at natapos ang gawain. Kundi mataas
ang kalidad ng resulta ng paggawa. Kaya, ang bunga ng kanyang mga paggawa, masisiyahan, tiyak masisiyahan ang nagpapatrabaho doon sa produkto ng gawain. Ang ganitong uri ng paggawa, ang tiyak na susulong at uunlad sa buhay na ito. Sana nakikinig kung mayroong mga kabataang naririto, mga anak na nasa hustong gulang na, ang iba'y nagtatrabaho na, nagsisikap na rin para makatulong sa mga magulang, lalo na sa ganitong kalagayan nga natin na napakahirap pero gumagawa ng paraan. Manatili po yung mataas na uri ng paggawa para mahayag ang pag-unlad. Yung basbas ng Diyos ay mahayag. Pero sapat ba na masikap at masipag sa paggawa para umunlad? Kawikaan sa 6:1 hanggang 8. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamat. Pagbuhay niya'y masdan mo at ang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasin na sinusunod. Ngunit, nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anya. Kapat ba na masikap at masipag sa paggawa para umunlad? Hindi po. Kahit masikap at masipag, malaki ang sweldo, subalit bulagsak naman at hindi marunong magsinop ng salapi, hindi rin uunlad. Ano ang kailangan? Ang sabi ng Biblia, nag-iimbak at nag-iipon. Ito ang kulang sa iba. Kaya hindi rin umuunlad kahit masipag naman. Di ba totoo yan, mga kapatid? Lalo sa mga marami ng karanasan ng mga magulang, mga ama ng tahanan. Totoo itong sinasabi. Kapag hindi marunong magtipon, wala rin. Gaano man kalaki ang kinikita. Kung ang paggugol naman ay kasinlaki rin ang kinikita, may matitira ba? Wala. Makaisipin ng iba. Eh kaya lamang wala ho natitira kasi siyempre, nagsasaya rin po. Nag-i-enjoy. Hindi naman maiiwasan yun. Tama nga naman. Masama bang magpakasaya, mga kapatid, sa bunga ng pinagpagalan? Kailangan mag-enjoy din pagkatapos ng trabaho. Masama ba yun? Laban ba ang Diyos sa isipang makinabang at magpakasaya ang tao sa bunga ng kanyang pinagpagalan? Ecclesiastes, resic. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpagura. Laban ba ang Diyos sa isipang makinabang at magpakasaya ang tao sa bunga ng kanyang pinagpagalan? Hindi. Ano katunayan? Ang sabi ng Biblia, kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpagura. Sa Good News Bible na sali ng Biblia, mga kapatid, enjoy! Enjoy what we have worked for! Mga katuwid, hindi masamang mag-enjoy pagkatapos na alingin ang bunga ng paggawa. Tama ang ginagawa ng iba. Minsan, namamasyal din kasama ang pamilya. Katapos ay kumakain sa labas. Yung tinatawag na family bonding, mahalaga yon. Ano ang masama kung puro enjoy na lang? Di ba? Sabi nga ng iba, ubus-ubos biyaya. Eh lalong masama kung ang ginagawa ng enjoyment ay bisyo. Pagsusugal, paglalasing, at iba pa. Wow. Kung ganyan ang nakikita natin sa mga taga-sanlibutan, iba tayo. Mga kapatid, kahit ganito ang kalagayan natin o sitwasyon na wala nang dayong dating nakagista natin, mga kapatid, na may laging nagdadalaw sa atin, ministro man o
mga diakono, diakonesya, mga may tungkulin, nagpapayo, nakabantay. Yan ang ating nakagustan, nakasanayan. O, pagka hindi nakasamba, siyempre, nagpapayo para wag natin mapabayaan mga pagsamba. Eh, ngayon, ibang ating sitwasyon, pero sinisikap namin, lalo na sa mga araw-araw na pagpapanata at lalo na sa ganitong pagsamba na laging magpaalala. Baka kasi malibang tayo. Baka tayo makalimot. Dahil sa kalagayan natin, matulad na lang tayo sa taga-sanlibutan. Wag! Pati sa mga paghahanap buhay. Wag! Iglesia ni Kristo pa rin tayo. Mga tao pa rin tayo ng Diyos. Tatanungin namin kayo, sagutin nyo sa sarili nyo, mayroon bang mga taong mabibisyo na umunlad ang buhay? Kahit nga mayaman, kung maraming bisyo at bulagsak, tiyak na babagsak din ang kabuhayan, tiyak na mauubusan din siya. Di ba? Subalit kalooban ba ng Diyos na ang taong may marangal na hanap buhay ay maging mayaman? Pakinggan ninyo sa Ecclesiastes 5:19, Good News Bible. If God gives us wealth and property and let us enjoy them, we should be grateful and enjoy what we have worked for. It is a gift from God. Narinig nyo? It is a gift from God. Ang alin? Kayamanan, mga propriedad, yung maging mayaman. Makatwid, hindi masama na maging mayaman. At kalooban ng Diyos, kalooban po ng Diyos ng taong may marangal na anak po ay maging mayaman. Kaya lang nila, lahat ay niloob ng Diyos na maging mayaman. Kasi sabi nga sa mga nakaraan, kilala tayo ng Diyos eh. Alam ng Diyos ang puso natin eh. Mas gugustuhin ng Diyos na manatili lang tayong mahirap pero hindi nagkukulang ang pangangailangan. Mas gugustuhin ng Diyos yun dahil nananatili tayong sa panig niya. Kasi baka pag yumaman, makalimot tayo. Kilala nga tayo ng Diyos eh. Pero hindi naman nangangahulugan masama ang maging mayaman. Kalooban ng Diyos na maging mayaman din. Kaya nga may mga kapatid tayong pinasagana ang buhay. Naging mayaman din. Maraming salamat. Mula sa mga kapatid natin na nasa uring mayayaman, may mga tinawag din na kasama natin sa paninindigan. Sila ang mga pangunahing tumutulong. Inutupad yung aral ng Diyos. Ano ang nais ng Diyos kapag ang tayo umulad at yumaman? Sabi ng Biblia, if God gives us wealth and property, let us enjoy them. Pero merong sinabi, yung karugto, we should be grateful. Huwag natin kalimutang magpasalamat. Magpasalamat. Lagi tayong manalangin, magpasalamat sa Ama. And enjoy what we have worked for. Kasama ang enjoyment. Pero tandaan natin, hindi nangangahulugang magpakasaya na lamang na hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Yung bang tinatawag na walang tanos na pagsasaya, na nakikita natin ginagawa ng mga taga-sanlibutan, nagpapakasaya, todo saya, ginagawa ang balang maibigan, at hindi nila alintana kung nalalabag ang aral ng Diyos. Di ba? Hindi ganon. Ang enjoyment o kasiyahan ng mga tao ng Diyos ay nababakuran pa rin ng mga aral ng Diyos na ating kinagka. Pero tandaan natin, lahat ng yan, yung mga pagsisikap, para lamang sa buhay na ito. Pananagutan din natin yung para sa buhay na ito. Pero, sa kabila ng paghahanap ng ikabubuhay para sa buhay na ito, alin ang lalong mahalaga na dapat gawin ng tao? Tingnan ninyo sa Mateo 6:25-33. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano bang ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan.
kung ano ang inyong darantin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo, alin ang lalong mahalagang dapat gawin ng tao? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano ang katumbas ng salitang muna? Prioridad. Mula sa salitang una, first, unahin mo, angalin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Alin ba ang tinutukoy na kaharian? Sa Kolosas 1:13-14, ang kaharian ng anak ng pag-ibig na kinaroroonan ng ating katubusan. Alin ba ang kinaroroonan ng katubusan? Alin po ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Sa Gawa 20:28, ng saling lamsa ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, nagawa na natin ang unang ipinagagawa. Nahanapin muna ang kaharian. Narito na tayo eh. Natagpuan na natin at hanggang ngayon, matatag tayong naninindigan bilang tunay na Iglesia ni Kristo. Ano pa ang kailangan? Hanapin din ang kanyang katwiran. Alin ang katwiran na dapat hanapin din ng magkakaanib sa Iglesia ni Kristo? Sa Roma 1:16-17, kapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, kapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din siya Griego. Kapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Alin ang katwiran na dapat hinahanap din natin lagi? Ang Ebanghelyo o mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mapalad tayo, mga kapatid, kapagkat may sugo ng Diyos na nangaral ng dalisay na Ebanghelyo, ang kapatid na Felix Manalo at naisalin sa atin ng tunay na tagapamahala ang kapatid na Iranio Manalo. Lahat ng mga aral ng Diyos na dapat nating matutunan ay naituro na sa atin. Mayroon pa bang kulang, mga kapatid? Wala na. Wala na. Lahat na ituro na sa atin, naisalin na sa atin. Lalo na ang patungkol sa kaligtasan. Buong pagmamalasakit na itinuro sa atin ng mga namahala sa Iglesia na tapat sa Diyos at hindi kailanman nagtaksil sa Diyos. Ni hindi bumaling sa pagsisinungaling at pandaraya sa mga kapatid. Hindi nag-imbot ng kayamanan at lalong hindi kakiapid sa mga politiko sa paghahangad ng salapi. Mga matwid na namahala, magigiting na tagapamahala sa loob ng Iglesia. Ang sugo ang kapatid na Felix Manalo at ang kapatid na Iranio Manalo na naging kahalili ng sugo. Pinapagpahingaman sila, naiwan sa atin ang mga dalisay na aral na itinuro sa atin. Paano natin lubos na pakikinabangan ang mga salita ng Diyos sa ating kaligtasan? Kaya nga sabi kanina, ito ang lalong mahalaga. Sapagkat ang kapakanan nito ay para sa ating kaligtasan ng kaluluwa. Pakinggan ninyo Filipos 1:27. Mamuhay lamang kayo sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, dumating man ako at kayo makita o wala man sa harap ninyo, at babalitaan ko ang inyong kalagayan, malalaman kung kayo'y matatag na naninindiga sa isang espiritu at may isang layunin na sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Paano natin lubos na pakikinabangan ang mga salita ng Diyos para sa ating kaligtasan? Ang sabi ni Apostol Pablo, mamuhay lamang kayo sa paraang karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Mamuhay lamang kayo sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa makatwid, huwag nating hahaluan ang ating buhay at pamumuhay ng kalikuan
ng mga aral na hindi ayon sa Ebanghelyo. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na labag sa Ebanghelyo. Paano na tayo makapamumuhay na karapat dapat sa Ebanghelyo? Ang sabi pa, kayo'y matatag. Matatag na naninindigan sa iisang espiritu at may isang layunin. Sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Uulitin ko. Merong iisang layunin na sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang makagagawa niyan, yung matatag na naninindigan sa Espiritu. Ito ang dahilan, mga kapatid, kaya tayo nanindigan sa katwiran, sa gitna ng maraming katiwalian at kasamaan sa loob ng Iglesia ni Cristo ngayon. Ano itong ating ginagawa? Yung paninindigan natin hanggang ngayon. Ano ibig sabihin yan? Tinutupad natin ang aral sa atin na ipaglaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Yun ang pakipagbaka ng pananampalataya. Ito ang pamumuhay na nakasalig sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang iniwan sa atin ng kapatid na Felix at ang kapatid na Iranyo Manalo. Ang matatag na paninindigan sa pagsunod sa Diyos at hindi sa tao. Kaya tama na nagsisikap para sa buhay na ito. Tama na gumawa at magpagal para mabuhay at matugunan ang pangangailangan maging ng sambahayan at makatulong sa mga nangangailangan. Subalit, huwag nating kalilimutan gawin ang lalo pong mahalaga, ang matatag na paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Mabuhay tayo sa pagsunod. Mabuhay tayong ang Diyos ang binibigyang kasiyahan sa paraang lahat ng aspeto ng buhay at pamumuhay ay nakasalig sa Ebanghelyo ni Kristo. Bakit napakahalaga niyan? Bakit itong lalong mahalaga na dapat nating magawa? Sino sa mga napangaralan ng Ebanghelyo ang tiyak na maliligtas? Pakinggan ninyo ang mga huling talata, 1 Korinto 15:1 hanggang 2. Mga kapatid, nais kong ipaalaala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindiganan ninyo. Sa pamamagitan naman nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sino sa mga napangaralan ng Ebanghelyo ang tiyak na maliligtas? Sabi ni Apostol Pablo na namahala sa unang iglesia sa dako ng mga Hintil, maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Paano pangahawak na mabuti sa mga aral na dating sali ng Biblia? Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan o kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Paano makikilala ang matyaga na pagsunod sa mga aral ng Diyos? Sumusunod, hindi dahil maalwan ng buhay o maaliwalas, kundi kahit pa may mga pagsubok, kahit may mga hadlang, at kahit pa may banta at panganib sa buhay, matyaga siya sa pagsunod. Hindi niya isusuko ang pagsunod sa mga aral ng Diyos. Di ba tayo yan, mga kapatid? Di ba ganyan ang marami sa atin? Kaya nga kahit na mabigat ang ating kalagayan, pero hindi natin isinusuko ang pagsunod. Kahit yung iba ay pinagbabantaan na nga ang buhay, yung iba ay nakakulong na. Di ba? Nasuong na sa iba't ibang sitwasyon na hindi maganda. Halos hindi natin lubos maisip na nasuong tayo sa ganitong kalagayan. Pero hindi na bali. Yun ang matyaga sa pagsunod. Matyaga ba yung nakikiayon ka na lang kahit mali?
para huwag kang gambalain. Ay, hindi. Kasi ang utos, manindigan tayo, ipakipagbaka ang pananampalataya eh. Sa pakikipagbaka, magtitiyaga tayo sa pagsunod. Hindi matutupad yung pagtiyaga sa pagsunod. Kung aayon tayo sa mali, yung pagsunod sa mga aral ng Diyos, hindi natin pwedeng i-compromise. I-compromiso. Kahit kanino. Ganyan ang paninindigan natin, di ba mga kapatid? Sa panig lang tayo ng Diyos. Pero meron kaming ipapapansin sa inyo bago tayo matapos. Yung pahayag ng apostol na si Pablo na tagapamahala noon sa unang iglesia. Oh, sabi niya, maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Nilinaw niya kung alin yung ipinangaral niya, yung mga salita ng Diyos. Hindi yung aral lang niya. Hindi yung kapritsyo niya. Hindi niya sinabing pasakop, tumunod kayo sa akin, ako tagapamahala, ako ang bahala sa inyo, sagot ko kayo. Hindi pinangalandakan ni Apostol Pablo, pasakop kayo, sumunod kayo para kayo maligtas. Hindi kayo maliligtas pag hindi kayo pagpapasakop sa akin, kahit mali. Susunod ka sa mali. Eh, di ba ang sabi ay makipagbaka? Huwag kang matakot. Sino man siya, manindigan ka sa panig ng Diyos, sa panig ng mga aral ng Diyos. Hindi ba ganon? Inililinaw namin, mga kapatid, yung aral na nasa Biblia. Ang makapagliligtas sa atin ay ating lubos na pagsunod sa mga aral. Mga kapatid, bago tayo manalangin sama-sama, ibinibigay namin muli sa inyo ang pagkakataon para lumapit sa Diyos. Para ihabili natin sa Kanyang ating sarili. Sa panig ng mga Ama, ihabili ng ating sambahayan. Pag tayong papayag, matapos ang pagtitipong ito, na hindi tayo nakapagsagawa ng pananalangin sa Diyos, ang sariling panalangin para sabihin natin sa Kanya kung ano ang ating pangangailangan at para muli ipagmakaawa sa Kanya, subuhos ang saganang biyaya na kailangan ng ating mga kaluluwa. Bihin natin sa Ama, lagi niya tayong itawid sa araw-araw kahit napakabigat ang kalagayan natin na kung minsan halos hindi natin makayanan yung hirap, yung bigat, yung kalumbayan, wala nang sigla ang buhay kasi ang lagi na lang nababalitaan ay yung mga panggigipit at pang-aapi ng mga namumuno ngayon sa English. Ni hindi na magawa kung ano yung dapat gawin. Gabayan tayo ng Ama, ang banal na Espiritu, huwag niyang aalisin sa atin. Para lagi niya tayong patnubayan. Huwag tayong maligaw, huwag tayong magkamali, maging sa pagpapasya, sa panig ng mga anak, lalo't kung malayo sa piling ng mga magulang, sa mga pagpapasya ninyo. Huwag kayong magkamali, huwag kayong makagawa ng anumang bagay na ikalalayo ninyo sa Diyos. Ano man ang ginagawa, kaya nga, itinuturo namin yung mga leksyon, hindi lamang tungkol sa mga pagsubok, kundi ang lahat na nang naituro sa atin ng kapatid na Iranyo Manalo bago sila magpahinga. Isa-isa na maituro namin sa inyo, pasariwa, para patuloy na magsilbing gabay at tanglaw natin sa paglalakbay. Para anuman ang mangyari pa sa buhay na ito, anuman ang kasapitan natin, mga kapatid, magkita-kita tayo sa bayang banal. Ang bayang pinakahangad nating marating, ang bayang wala nang kalungkutan, wala nang hirap, higit-lahat, wala nang kamatayan, kapag katipag kakaloob sa atin doon, ang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan,
na siyang pinakahakan. Sige po mga kapatid, tayo tumayo at tayo manalangin. Ama namin Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo. Ginagamit mo ang ganitong banal na sandali para sariwain sa amin ang mga salita mo, ang mga aral mo na iniwan sa amin ng tunay na tagapamahala sa Iglesia. Mapagmahal at mapagmalasakit na nagturo sa amin ng iyong mga aral na siyang natanim sa aming mga puso. Subalit kailangang sariwain sa amin kapagkat ang mundong ginagalawan namin, Ama, napakaraming kaway ng kasama, napakaraming mga bagay na maaaring maging dahilan para makalimot ang iyong mga anak. Kaya nga, sa ganito naming mga pagsamba, kahabagan mo po, bawat butil ng iyong mga salita, lalong mag-ugat na malalim sa aming mga puso. Ang sa ganon, ito ang patuloy na panindigan namin sa buhay na ito. At lalo naming mapatunayan, Ama, ang paninindigan namin sa katwira na anuman ang nangyari sa buhay na ito, buong tiyaga kaming susunod sa iyong mga aral kapagkat ito ang makapagliligtas sa amin. Yun ang aming nilulunggati, pati na ng aming sambahayan. Sama-sama naming marating ang bayang banal. Matamo namin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa buhay pa lamang na ito, sana po huwag naming malimutan. Lagi kang nakabantay sa amin. Ang mga bagay na ginagawa namin sa buhay na ito. Ano man ang ginagawa ng iyong mga anak, lagi naming maisaalang-alang ang iyong mga anak. Mabuhay kami sa pagsunod. Mabuhay kaming ikaw ang pinibigyan ng kaluguran. Sa ganoon, mabuhay kami sa mundong ito na kasama ka. Mabuhay kaming laging nadarama namin ang iyong pagmamahal at ang iyong pagmamalasakit. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit, lalo na sa ganitong mga pagsamba. Kanina pa, nag-aantabay kami sa iyo. Nagmamakaawa, nananalangin, umisigaw ng saklolo, lingapin mong aming mga kaluluwa, pagkang papayag na sino man sa amin ay hindi makaranas ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya para sa aming mga kaluluwa. Halika na, Ama, mula sa langit na iyong tahanan, wasdan mo bawat isa. Sa iba't ibang dako ng mundo, tinipo namin ang aming mga sarili para sa ganitong pamamaraan. Kapagkat sumasampalataya kami, nakikita mo kami, natatanaw mo kami, naririnig mo ang aming mga pag-ibig, palakasin mo ang mga nangihina, pagalingin mo ang mga may sakit, alalahanin mo ang mga nahihirapan sa buhay. Pagkang papayag na magkulang ng pangangailangan, kahit gipit ang kalagayan. Salamat na marami, Ama. Gumagamit ka ng kasangkapan para sila po ang magkaloob ng pangangailangan sa mga kapatid na mapagkailangan na ginigipit, mga inaapi sa buhay na ito na hindi malaman kung anong kanilang gagawin. Halos hindi na maintindi nila ang kanilang mga sarili. Ikaw nang bahala sa aming mga kapatid. Itago mo sila sa mata ng mga taong masama, lalo ng mga kapatid na nasa Pilipinas. Ingatan mo sila araw at gabi. Bantayan mo ang aming mga kapatid, lalo ng mga nasa kulungan. Huwag kang papayag na sila'y papintala. Tulungan mong maging ligtas sila at payapa lagi. Kahit na gano'n ang kanilang kalagayan, bigyan mo sila ng kaaliwan. Pag mangiiwan ang sambahayan ng KM, lagi mo silang ingatan.
Krismasan mo kami ng lalo pang iba yung pananampalataya para manatili kaming nagtitiwala sa'yo. Huwag namin ba isuko ang aming paninindigan sa pagsunod sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Palakasin mo kami lagi. Alalayan mo kami araw-araw. Manahan kang lagi sa aming mga puso para ang mga kaway ng Diablo huwag magtagumpay sa amin, kundi lagi kaming magtagumpay sa lahat ng kasamaan. Sumasampalataya na po kami, Ama. Narinig mo ng aming mga panalangin. Pinaspasan mo kaming lahat. Pinaspasan mo ang mga magulang. Pinagpala mo ang mga anak. Ang lahat po'y hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen.